Hello mga kaibigan, magandang hapon sa inyong lahat. Welcome back to our channel, Iban and Junjun Lifestyle. Ito sa dam, malapit sa Sapa. Nung una kong punta dito, yung naghanap ako sa pato ko, marami pa tong tubig. Ngayon ito, wala nang tubig yung dam. Naubos na yung tubig kasi ginamit siya sa pagpaano ng palay para makatanim yung mga tao. Yan. Wala ng tubig. Ubos na. Kunti na lang yung natira na tubig sa dam. Dito may nagtanim dito ng palay. Si yung tubig dito sa dam ginamit sa pagtanim ng palay para yung palayan lumambot yung lupa. Ayan. Oh, nagtanim na yung mga kapitbahay namin dito. Si yung tubig dito sa dam diyan nila nilagay sa palayan. Wala dito sa to, maraming tubig dito. Yeah, yung tubig sa dam kunti na lang. To. Lapit na pala silang matapos magtanim. Yung mga malapit lang to sa bahay namin. Nandun yung bahay namin. Saka yan, kapit bahay namin yan. Siya yung may-ari dito sa palayan. Saka itong dam. Yan. Grabing init mga kaibigan. Maganda na tingnan yung mga palayan pag mataniman na. Yan, tulad doon. Saka dito sa palayan na ang kyuhin ko. Dito maganda na siya tingnan kasi yung mga palay na tinanim, buhay na siya. Sinauna kasi yung tumanim ng palay yung kyuhin ko. Oh, matapos na tong tinaniman. Para yung lupa lumambot. Hindi naman siya pwede taniman kung walang tubig. Tigas yung lupa. Kasi wala kasing ulan sa Bohol. May ulan doon lang sa papuntang Tagbilaran, yung ulan nandoon lang. Dito sa Ubay wala. Eh lang yung Sapa, kunti na lang din yung tubig. Wala nang ang tubig dito. Nung pumunta kami ni Iban dito, may tubig pa. Ngayon wala na. Yung Sapa may tubig kunti na lang.
Ito yung palayan ng tiyuhin ko. Kasi wala ding tubig yung palayan. Ano yung palay pag walang tubig? Tulad nito. Yung lupa matigas na. Buhay na sana yung palay pero wala naman tubig. Wala namang tubig sa sapa. Meron kunti na lang. Hindi naman siya pwede maano. Pag kunti lang. Wala nang tubig. Sayang yung palay kung wala nang tuwan lang ulan. Yung isang tiyuhin ko, hindi siya nakatanim kasi wala nang tubig sa sapa. Di na pwedeng kunan ng tubig kasi wala na. Naubos na talaga. Puntahan natin yung palayan ng tiyuhin ko na hindi pa niya nataniman. Nahuli kasi siya sa pagtanim. Kasi nag-ano siya sa bahay niya. Yung bahay niya, inayos niya, pinalakihan ng konti. Kasi maliit lang yung bahay niya, kaya pinalakihan. Tapos nahuli siya sa pagtanim. Wala nang tubig sa sapa. Hintay na lang siya sa ulan. Yung palayan, no? Yung lupa, ano na, bitak-bitak na yung lupa, walang ulan. Ito yung palayan ng tiyuhin ko na hindi nataniman kasi wala ng ulan. Ito yung palay niya na itatanim, wala din tubig. Yan yung lupa, bitak-bitak. Sayang yung palay. Yan. Ito yung palayan ng tiyuhin ko. Tsaka yan sa isa kong tiyuhin. Nauna kasi siyang tumanim. Tsaka doon yung ano ni Mimi. Ito, sayang. Wala nang ulan. Ito nga yung panahon, ang ano, ang init. Sobrang init yung lupa, nagbitak-bitak. Hindi uulan ng ano isang linggo yung palay, ano yan, masisira. Walang tubig yung palayan. Yan, nandito na ako.
Sobrang init ng panahon. Nag-deliver na pala sila ng hollow block, yung binilihan ko kanina. Ikapila ni siya? 300. Ika 300. Ipirmahan na itong kan? Ito ika 300 daw to na deliver. Mira, umiro daw kasi tintay 5 niya, karon 150. May 300 na sila na nandeliver na hollow blocks. Bukas baka matapos siguro nila sa pag-deliver. Yan, magsimula na silang mag-pile sa taas. Maglalagyan pa yan ng isang patong para sa beam. Bila na gano'n sila ng forma sa poste tulad nito, yung forma nito tinanggal na, nilipat doon sa kabila doon. Ito semento na to, buhos. Yan, nalagyan ng forma dito tsaka dito nalagyan ng forma ng posti, tatlong posti. Ito, mabuhusan to ngayon yung mga posti para tumibay yung pile ng hollow block. Yun, nasa taas na. Isang pile na lang dyan. Kasunod beam na. Yan, nagmasa ng semento at saka buhangin para magbuhos ng poste. Hello mga kaibigan, magandang hapon sa inyong lahat. Maraming salamat pala sa lahat ng sumusuporta sa aming channel. Thank you po sa inyong lahat. Thank you po sa lahat. Hanggang sa susunod na video. Bye-bye!